Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang sinabi ng OKC head coach at nitong si Shai Gilgeous-Alexander at ang Dejounte Murray sa Golden State Warriors next season. Yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito, ngunit bago nga yan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po. So nilaglag na ng tuluyan ng Dallas Mavericks ang Oklahoma City Thunder sa Game 6 nilang harapan sa mismong teritoryo ng Mavs. Napakagandang umpisa para sa visiting team, na kung saan akalain mo talagang may Game 7 pa, nagtapos lang naman ang first half na hawak ng Thunder ang 15-point lead. Ngunit pagdating ng second half mga kaibigan ay isang maapoy na bawi ang ginawa ng Dallas sa bakbakan. Matinding team effort performance para sa Mavs, sa pangunguna yan syempre ni Kyrie at Luka. Masasabing mas lamang pa rin po ang may mga mataas ng experience sa playoffs, talagang gagawa at gagawa ng malaking ingay ang veterano kagaya nitong si Kyrie Irving. Sumabay rin itong si Derek Jones Jr. sa pag-iinit kaya naman nabura ng home team ang bitbit na lamang ng dayong kupunan. Ang nagsilyo ng panalo para sa Mavs ay ang clutch free throw ni PJ Washington dahil na-foul nga siya ni SGA sa 3-point lane. Kaya sa huli nakuha ng Dallas ang panalo sa dikit na score 117-116. Advance na sila sa conference finals. Ngayon ay dito tayo sa sinabi ni Shai Gilgeous-Alexander sa interview pagkatapos ng laban, ito po ay patungkol sa naging usap-usapan pa ngayon sa huling foul na nagawa ni SGA kay Washington. Marami ring fans kasi ang nagsasabing walang foul ang play na iyon, na ani naman mismo ng OKC Superstar ay kumbaga inamin niyang foul daw yon. Sabi niya mali siya ng desisyon, dapat hinayaan nga raw na lang tumira at baka sumablay si Washington. Ito po ang kanyang sinabi. That going to winning games and being disciplined, and it sucks. Obviously, if I had the moment back, I wouldn't have fouled him and just let him make or miss the shot. But yeah. Ngayon ay tumungo naman tayo sa naging pahayag ng Thunder head coach pagkatapos matalo. Ani niya dito mga kaibigan ay kumbaga humanga siya sa depensa ng Dallas sa salpukan. Dahil nga daw sa matibay na depensa ng Mavs kaya sila natalo, kasi hirap ang kanilang opensa sa malamatibay na pader na gawa sa bakal na aktibong depensa ng kalaban. Para sa akin talagang lugi po ang OKC sa rebounding, na kung titingnan natin ang stats ng game dito ay may layo na agwat po sa rebound. Tamang-tama yung sinabi ni SGA na binanggit rin natin sa ating nagdaang video. Na mahirapang manalo ang Thunder dahil sa rebounding issue. Kayo mga kaibigan, ano naman ang masasabi nyo sa huling banggaan ng Mavs at OKC sa Game 6? E-comment lang po. Samantala dito na tayo sa malaking rumors na naman para sa Golden State Warriors, na kung saan isa sa posibleng target nilang kunin ay itong si Dejounte Murray ng Atlanta Hawks. Ayon po sa article na binasa natin kanina ay pwede i-consider ng gold-blooded ang Dejounte Murray-Chris Paul swap. Yun nga lang ang malaking tanong kung kakasaang Hawks dito, kasi may edad na si CP3 kumpara sa bata pang si Dejounte. Maraming posibleng mangyari, pwedeng magsama ng future picks, o kung anong package ang gagawin nila. Para sa akin okay rin ang galawan ng Hawks player, parang Andrew Wiggins lang din noong 2022. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo tungkol sa storyang Dejounte Murray sa Warriors next season? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.